Kabanata 1921. You be asterisk how dare you insult me and my master. Today will be the day you die. I'm going to let you have a taste of my 7 cakes. Tinugod ni Osbert si Dexter. 7 cakes. Ang dalawang salitang iyon ay nagpanganga sa mga manunood nang marinig ang mga ito. Ang 7 cakes ay isa sa mga signature moves ni Osbert. Ngunit bihira niya itong gamitin. Sa tuwing gagawin niya, tiyak na tatapusin niya ang buhay ng kanyang mga kalaban. Marami ang nakasaksi kung paano winasak ng 7 cakes ni Osbert ang sementadong haligi sa gym. Kung kahit ang haligi ay hindi makayanan ang kapangyarihan ng 7 cakes. Paano magagawa iyon ni Dexter? Isang tao. Kaya, natitiyak nila na siya ay tiyak na mapapahamak. Sumugod si Osbert kay Dexter bago lumaktaw sa 7th galaw ng kanyang 7 cakes. Itinaas niya ang kanyang paa sa isang tiyak na anggulo bago sinipa si Dexter. Mabilis na gumalaw ang kanyang binti kaya napukaw pa nito ang malakas na bug zone ng hangin. Umisi si Dexter. Interesting. Gayunpaman, iyon lang ang maaari. Gaano man kalakas ang iyong 7 cakes. Kawili-wili lang ito sa akin. Sa halip na umatras, inilabas ni Dexter ang kanyang kanang paa upang ihampas ito sa binti ni Osbert. Haha, ang karamihan ay nabaliw sa tuwa. Napahamak siya. Hindi ako makapaniwala na sinusubukan niyang labanan si Osbert ng direkta. Ang 7 cakes ni Osbert ay mas malakas kaysa sa isang konkretong haligi. Dexter, naisip mo ba na mas matibay ka sa semento? Maraming lihim na kinukutsa si Dexter sa kanilang mga ulo. Siguradong mababali ang kanyang binti. Umalakpak. Basag. Pagkatapos ng tunog ng banggaan ay narinig ang tunog ng mga buto. Siyempre, akala ng audience na si Dexter ang nabalian ng paa kaya napalingon ang mga mata nila sa kanang binti ni Dexter. Gayunpaman, walang nakikitang pinsala sa kanang binti ni Dexter. Sa katunayan, kaya pa niyang tumayo sa kanyang dalawang paa. Ano ang nangyayari? Pwede ba yon? Isang nakakatakot na kaisipan ang lumitaw sa isipan ng madla. Lumipat ang mga mata nila kay Dexter kay Osbert. Nakatayo si Osbert sa isang paa. At ang isa pa niyang paa ay nakataas sa lupa. Nakita ng lahat kung gaano ito baluktot. Kung tutuusin. Nakita pa nila ang buto na tumutusok sa kanyang laman. Nabali ang binti ni Osbert. Ang kanang paa na naging pagmamalaki at kagalakan ni Osbert ang kanang binti na mas matigas pa sa sementadong haligi ay nabali ni Dexter. Isa pa, isang galaw lang ang ginawa ni Dexter. Malakas siya. Siya ay hindi kapani-pani walang malakas. Itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Isa pa, malabong ginamit niya ang buong kapangyarihan niya noong sinipa niya si Osbert kanina. Sa sandaling iyon, tumunog ang mga alarm bell sa ulo ng mga manunood. Napagtanto nila na maaari silang matalo sa kanilang mga taya. Gayunpaman, karamihan ay naniniwala sa husay ng Boxing King. Pagkatapos ng lahat, madaling talunin ng Boxing King. Boxing tyrant sa isang suntok lang. Kaya naman, hindi malayong sabihin na mananalo siya laban kay Dexter. Si Osbert ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang isip. Tumanggi siyang aminin na siya ay natalo. Ayaw niyang aminin na nasisira ang kanyang reputasyon pagkatapos ng isang sipa na iyon. Kaya naman, sumigaw siya. Hindi ko matatanggap ito. Hindi ko ito tatanggapin. Rematch. Papatayin na kita sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay ipinutok niya ang isa niyang paa kay Dexter. Hindi man lang gumalaw si Dexter kahit 1 pulgada ay hinayaan niyang sipin siya ni Osbert. Umalakpak. Basag. Nang tumangala ang mga manunood. Napagtanto nilang nabali rin ang kabilang paa ni Osbert. Hindi gumagalaw ni Dexter ang 1 pulgada habang sinisipa siya ni Osbert. Ngunit si Osbert ang isa na namang bali ang paa. Masyado bang mahina ang boxing tyrant? O masyadong malakas si Dexter?
Nagsisimula nang mag-alala ang mga tao habang ang mga mata ay kumikislap sa direksyon ng backstage. Ang tanging pag-asa nila ngayon ay Boxing King. Seeker of Defeat, matagal nang natakot si Thomas bago nagsimulang magpanik ang mga manunood. Nagmamadali siyang pumasok sa break room ng Boxing King, kung saan ang lalaki ay tahimik na nagpapahinga na nakapikit, nang makita ang kanyang katahimikan. Bahagyang kumalma ang tumitibok na puso ni Thomas. I guess Boxing King remains calm dahil hindi pa rin niya akalain na si Dexter ang katapat niya. Tingid sa kaalaman ni Thomas, nagsisimula nang mag-alala si Boxing King. Kabanata 1922. Siya ay isang paranoid na tao na balisa kahit na siya ay nakikipaglaban lamang sa mga maliliit na pagbabanta, para makasigurado na hindi siya mawawala ng katinoan. Kailangang ituloy ng Boxing King ang pagbigkas ng mga panalangin. Nang matapos ang Boxing King sa kanyang mga panalangin, nagmamadaling nagtanong si Thomas, "Mr. Boxing King, nakita mo na ba ang laban ni Dexter kanina?" Tumango ang Boxing King. Patuloy ni Thomas, "Mr. Boxing King, minaliit ko ang husay ni Dexter. Hindi ko akalain na magiging ganito kalakas siya. Maaari ko bang malaman kung gaano kakitiwalang matalo siya?" "Mr. Boxing King, makapangyarihan." Sumimangot si Boxing King. Magaling lang siya sa ilang suntok at sipa. Ang mga galaw na iyon ay ang pinaka-primitive na paraan ng pakikipaglaban. Ang pagiging mahusay niya sa mga iyon ay hindi nangangahulugan na siya ay makapangyarihan. Natarante si Thomas sa sinabi ni Boxing King. "Anong ibig mong sabihin? Hindi ba umaasa ang mga boksingero sa suntok at sipa nila?" Umiling ang Boxing King. "Of course not. A real fight between powerful fighters is a competition of energy. Magaling si Dexter sa mga suntok at sipa. Pero hindi ibig sabihin nun. Nag-training siya sa pakikipaglaban gamit ang kanyang lakas. Parang kailangan kong gamitin mo ang enerhiya ko ngayon. Siya lang sa buong Eurasia ang nagawa kong gamitin ang enerhiya ko. Sa kasamaang palad, si Thomas ay isang negosyante lamang. Kaya hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng Boxing King. Gayunpaman, hindi niya kailangang malaman iyon. Ang kailangan lang niya ay ang pangako ng Boxing King. Kaya naman, sinabi ni Thomas, "Mr. Boxing King, ikaw na ang susunod. Dapat ba akong magtalaga ng ilang boksingero upang bumili ng mas maraming oras at mas mapapagod si Dexter?" Boxing King scoff, "Sa tingin mo ba mapapagod ang mga walang kwentang tao sa gym mo kay Dexter? Nakakatuwang mga salita mula sa iyo. Hindi mo ba nakita kung paanong hindi naglabas ng lakas si Dexter sa pagtalo sa lahat ng boksingero mo?" Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik kay Thomas. Dahil tama siya, tumayo ang Boxing King. "Let's go. Oras na para makilala ko si Dexter." Pagkatapos ay pinangunahan ni Thomas ang Boxing King sa ring. Pumasok ang Boxing King sa ring habang ang lahat ay balisang nanonood. Halos biglang tumahimik ang maingay na lugar. Si Ev Ryan ay nanonood ng Boxing King na may paghanga sa kanilang mga mata. Masyadong malakas ang aura ng Boxing King. At nabigla ang lahat sa gym. At saka, ang malakas na murderous aura na. Nagmula sa kanya at nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulo god. May dahilan kung bakit tinawag na hari ang Boxing King. Ang mga manunood ay sabik na malaman kung anong uri ng eksena ang mangyayari kapag ang isang hari ay nakatagpo ng isa pang hari. Humisi ang Boxing King. "Binata, kailangan kong aminin na mas makapangyarihan ka. Ikaw ang kalaban na hinahanap ko sa lahat ng ito." Gayunpaman, umiling si Dexter at sinabing, "Sa totoo lang, kung hindi dahil sa sobrang bored ko kamakailan, wala kang karapatan na makasama ako sa singsing na ito." Ang kanyang mga salita ay parang bomba sa mga manunood. Sinabi lang ba niyang walang karapatan si Mr. Boxing King na makasama siya sa ring? Masyado siyang puno ng sarili niya. Kaagad, may sumigaw, "Mr. Boxing King,
Basurahan mo siya agad. Huwag kang magmadali sa taong nang-ahas mang insulto sa iyo. Ipakita mo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na mandirigma. Gaya ng iba sa audience. Kumukulo sa galit si Boxing King. Young man, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kung pananatilihin mo ito, mamamatay ka sa isang malagim na kamatayan. Dexter snap, cut the crap. Kung hindi mo gusto ang insulto, then come at me. Malamig na sumagot ang Boxing King. Napakabuti, nagdala ka ng kapahamakan sa iyong sarili. Ngayon, mamatay ka. Hindi tulad ng iba pang mga boksingero. Ang Boxing King ay hindi na ninangil pa sulong. Sa halip, naglabas siya ng isang alo ng enerhiya mula sa kanyang malaking katawan. Sa sandaling ang kanyang enerhiya ay pinakawalan mula sa kanyang katawan. Isang bagzo ng hangin ang sumugod palabas mula sa singsing. Kusang pumikit ang mga nasa gym. Sa katunayan, maraming mga mesa at upuan ang pinalipad sa himpapawid ng bagzo ng hangin iyon. Bumaba ang malakas na aura ni Boxing King sa mga manunood. Na ikinasakal nila, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa sobrang lakas ng Boxing King. Dahil ang kanyang aura lang ang nakapagpalipat-lipat ng mga mesa at upuan. Ang hindi nila alam ay naglabas pala ng energy attack ang Boxing King. Energy. Nanigas si Dexter. Hindi niya akalain na ang isang ordinaryong tao ay maaaring magkaroon ng ganoong klase ng enerhiya. Sayang ang isang tulad niya na hindi nagtatrabaho para sa bansa. Si Dexter ay kasalukuyang nasa yugto ng ultimate class. Ngunit kaya niyang ilabas ang kapangyarihan ng isang celestial class warrior. Sa makatuwid, ang enerhiya ng Boxing King ay walang iba kundi isang simoy sa kanya. Kabanata 1923, si Dexter ay nakakuha ng isang bola ng enerhiya at nagpakawala ng lakas para hampasin ang Boxing King nito. Ang kanyang pinakawala na puwersa ay maihahambing sa napakalaking lakas ng alo ng karagatan samantalang ang enerhiya ni Boxing King ay kasing hina ng tubig sa gripo na dumadaloy sa isang regular na sambahayan. Ang invincible energy ni Dexter ay nahalo sa Boxing King's, na ginamit ng una bilang recoiling force at kinasuhan ang huli. Agad, pinalipad ang Boxing King. Napahawak siya sa kisame ng wala sa oras. Na blackout, at nagluwa ng subo ng dugo nang siya ay lumapag. Boom! Ang buong gym ay sumabog, na nagresulta sa pag-hysterical ng mga tao. Ang ilan ay patuloy na kinukusot ang kanilang mga mata. Iniisip kong sila ay nag-hallucinate. Iyan ang kilalang Boxing King, na iniidolo sa lokal at sa buong mundo. Siya ay isang walang kapantay na alamat. Isang maladyos na presensya sa puso ng marami. Gayunpaman, hindi man lang siya nakagawa ng kahit isang simpleng hakbang ni Dexter. Kung tutuusin, hindi man lang siya pinagdikit ni Dexter. Siya ay halos hindi naglunsad ng isang pag-atake. Ngunit ang Boxing King ay naalis na sa kanyang mga paa. Ano sa lupa ang nangyayari? Seryoso, anong nangyari? Nagagawa niyang hampasin ang kanyang kalaban ng walang anumang pisikal na contact. Si Dexter Cruz ba ay isang Diyos o ano? Ang Boxing King ay ang pinakanapinsala sa lahat ng mga naroroon. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan sa kanyang buhay. Si Zeke pala ay isang nerdy warrior. At saka, lampas siya sa liga ko. Ang antas ng kanyang enerhiya ay 10 o kahit daan-daang beses na masiksik kaysa sa akin. Paano posible na mayroong isang taong napakalakas sa mundong ito? Mayroon lamang isang tanong na nakalilito sa Boxing King. Nahihiya siyang malaman ang tunay na pagkatao ni Dexter. Habang naglalakad si Dexter patungo sa Boxing King, nagsimulang manginig sa takot ang huli. Naunahan siya ng kanyang kaduwagan. At patuloy siyang umatras na parang takot na biktima na sinusubukang takasan ang mandaragit nito. Sa sandaling iyon, ang kanyang gusot na anyo ay sumalungat sa kanyang kabayanihan. Alam niya na magiging isang piraso ng cake para matapos siya ni Dexter. Ito ay dahil sa sobrang lakas ng enerhiya ni Dexter.
hanggang sa hindi na siya makalaban. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay panatilihin ang kanyang distansya upang makaiwas sa kanyang mga pag-atake. Sa paggawa nito, umaasa ang Boxing King na maaari siyang tumigil ng ilang oras upang malaman ang isang bagay. Lumapit si Dexter sa kanya. Gayunpaman, tila wala siyang mali siya sa kanya. Kinakabahang tanong ng Boxing King. May I know who exactly you are? Bakit? Bakit ka bumibisita sa isang rural na lugar na tulad nito? Hindi siya direktang sinagot ni Dexter. Bagkus ay siniko siya. Energy fighter. Ha? Oh well. Pumunta ka sa akin ng hating gabi kung gusto mong manatiling buhay. Oo naman. Malakas na iniangat ng Boxing King ang kanyang ulo. Tanong pa ni Dexter. So, balak mong humiga sa lupa kapag kausap ako. Walang atubiling lumuhad si Boxing King sa harap ni Dexter. Sa mundong ito ng dog eat dog, nadama niya na walang dapat ikahiya ang paggalang sa isang superior na mandirigma. Gayunpaman, ang iba ay labis na nadismaya sa kanya. Nang lumuhad siya, ang matagal na niyang reputasyon ay ganap na nadungisan. Umalis si Dexter sa battle ring at naglakad patungo sa buki. Maaari mo bang ayusin ang mga marka ngayon? Oo naman. Tagot agad ng buki. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-tabulate ng mga taya. Maya-maya, inihayag niya sa nanginginig na boses. Ikaw lang ang tumaya sa sarili mo. Kaya, lahat ng pera na ito ay sa iyo. Ayon sa aming patakaran, ang boxing arena ay magkakaroon ng pot. Dahil ikaw ito, isang pambihirang manlalaban. Napagpasyahan naming isuko ang aming bahagi. Mangyaring tanggapin ito bilang regalo namin sa iyo. Ang kabuuang kita mo ay umabot sa 130 milyon. Ililipat ko na ang pondo sa iyo ngayon. Nang marinig iyon, naging berde sa inggit ang karamihan. Wow! Gumastos siya ng 50,000 pero nagbulsa siya ng 130 milyon. Ito ay hindi isang bagay na madalas mangyari. Literal na naka-jackpot na siya. Ipinasa ni Dexter sa buki ang mga detalye ng account ni Emma. Sa loob ng ilang segundo, nakredito ang pera sa account ni Emma. Pagkatapos, inaikit ni Dexter ang kanyang mga mata at tinitigan ang buki. At, wala pa siyang balak na umalis sa lugar. Ha? Ano pa? Naguguluhan. Tinapunan siya ng buki ng isang blankong tingin. Tanong ni Dexter, stop pretending. Kailangan mo ba ng paalala? Sa gulat, bumagsak ang mukha ng buki. Walang sabi-sabing lumuhad siya at sinimulang sampilan ang sarili. Kabanata 1924. Malamang, may kasunduan ang buki kay Dexter. Kung nanalo ang huli, luluhod siya sa harapan niya at sasampalin ang sarili ng 1,000 beses. Sa huli, hindi lamang si Dexter ang nanalo sa laban. Ngunit nagpakita rin siya ng mga pambihirang kakayahan. Sa makatuwid, imposible para sa buki na makahanap ng dahilan upang bumalik sa kanyang mga salita. Pumasok si Dexter sa VIP audience seat at binuhat si Amelia. Tere na at hanapin natin si Mommy. Naikuyom ni Amelia ang kanyang mga kamao at ikinaway ang mga ito sa tuwa nang makita niya si Dexter. Ang galing mo, Z. Gusto kong maging katulad mo sa hinaharap. Lumaban sa kawalan ng katarungan. Ipagtanggol ang mahihina. At agawin ang masasamang tao. Umisi si Dexter at napabulalas. I'm sure matutupad ang pangarap mo. Tapos, pinanood ng crowd si Dexter palabas ng boxing arena. Ang mga tao sa labas ng arena ay gulo pa rin. Nag-uusap at nag-uusap tungkol sa labanan. Wala pa silang ideya tungkol sa mga resulta. Tumahimik na ang gym. Pagtingin ko sa oras, tapos na yata ang laban. Haha! I can picture how Dexter was beta a pulp of the Boxing King. Stop spewing nonsense. Boxing tyrant alone will crush Dexter to pieces to pieces. He doesn't deserve to fight with the Boxing King. Tapos na ang laban. The best. Bilasan mo at mag-cash out.
ang isang pares ng mga security guard. Ang isang matambok at ang isa ay payat ay hindi mapakali upang suriin ang mga resulta. Nais nilang hatiin ang mga taya na kanilang matatanggap sa lalong madaling panahon. Sa kanila, siguradong matatalo si Dexter. Nakatitiyak sila gaya ng pagsikat ng araw sa silangan. Hindi nasiyahan. Inarap sila ni Sasha. Teka lang. Paano kayo maghahati sa mga taya kung hindi mo alam ang resulta? Pete. Haha. Napatawa sila sa sinabi ni Sasha. Ang ilan ay nagsimulang manlilibak sa kanya. Ms. Sylvester. Are you out of your mind? Don't tell me iniisip mo talaga na mananalo si Dexter. Kahit na matalo ni Dexter ang boxing tyrant, mamamatay pa rin siya sa isang pangit na kamatayan kapag nakilala niya ang boxing king. Magli-livestream ako at kakain ng she-asterisk kapag nanalo si Dexter. Sige, Ms. Sylvester, oras na para matauhan ka. Ang kailangan mong gawin ngayon ay makiusap at angkinan ang katawan ni Dexter. Kung hindi, baka magkalat ang katawan nito sa lupa. Nagplaster ng matigas na ngiti sa kanyang mukha. Napagpasyahan ni Sasha na walang alinlangang matatalo si Dexter sa laban. Binaba niya ang paksa. At hinayaan ang mga security guard na hatiin ang mga taya sa kanilang sarili. Sa sandaling iyon, bumukas ng husto ang pinto ng gym at bumungad si Dexter. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Ang kanyang biglaang paglitaw ay nagdulot ng kaguluhan. What the hell? What's going on? How is it possible na nakakalakad pa siya? Ay walang katotohanan. He isn't injured at mukhang naawa sa kanya si Mr. Boxing King. Imposible yan. Kilala si Mr. Boxing King na brutal at walang puso. Ano mang laban niya ay tiyak na magre-resulta sa mamamatay. Maging siya man o ang kanyang kalaban. Walang paraan na hindi nasaktan si Dexter. Oh, I get it. I bet itinaas ni Dexter ang white flag bago lumaban. Hence, he's not wounded. Totoo, yun lang ang logical explanation. Haha, ang duwag. Inilibot ni Sasha ang mga mata kay Dexter. Hoy pare, ayon sa taya natin, kailangan mo akong bayaran ng 100,000. So, anong plano? Ibebenta mo ba ang kidney mo o ang buong katawan? Frustrated, Dexter queried. Sino nagsabi sa'yo na natalo ako? Haha, nagtawanan ang mga tao. Sinusubukan mo bang ipahiwatig na natalo mo ako? Boxing King. O anak, hindi ka ba nagkasala sa pagsasabi ng isang tahasang kasinungalingan? Baka tamaan ka ng kidlat bilang parusa. Ang aking paninindigan ay hindi nagbabago. Kung natalo mo si Mr. Boxing King, kakain ako ng third at i-stream ito online. Stop dawdling and start dividing the bets. I don't have time to waste. Panawagan ng mga security guard. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang mga pinto. Nakita si Boxing King na lumabas ng gym na may nakakagulat na lakad. Natinulungan ng ilang staff. Natigilan ang lahat nang makita siya. Ang mataas at matayog na Boxing King ngayon ay mukhang isang ganap na talunan. Hindi ka panipaniwala at kakilakilabot. Ang gulo-gulo niyang buhok. Putol-putol na labi. At hindi maayos na anyo na nababalot ng dumi at dugo ay hindi katulad ng dati niyang maluwalhating sarili. Bukod pa rito, siya ay tila mahina at mahina. Kahit na tinulungan ng 3 tao. Nawalan pa rin siya ng balanse at nanganganib na bumagsak sa lupa anumang oras. Kabanata 1925. Tinimulan ng mga tao ang mga tuldok habang ang isang kalokohang kaisipan ay pumasok sa isipan ng lahat. Gayunpaman, determinado silang pagtawanan ito. Ang Boxing King ay isang alamat. Walang paraan na manalo si Dexter sa laban. Nang makita ng Boxing King si Dexter, isang malamig na lamig ang bumaba sa kanyang gulugod. Iniangat niya ang ulo niya at umiwas sa kanya. Tinadya niyang manatili sa gym para pumatay ng oras. Akala niya ay nakaalis na si Dexter sa lugar.
Pero huno na nagkita ulit sila sa entrance. Masyadong na-trauma si Boxing King na hiniling niyang hindi na niya makaharap ang lalaki sa buong buhay niya. Tinawag siya ni Dexter. Hanon. Boxing King. Nang marinig iyon, uminto si Boxing King sa kanyang kinatatayuan. Tumalikod siya at yumuko kay Dexter. Oo, mas, guro, kahit ano, you don't deserve to be called Boxing King. So, I'm going to strip you of the title. And I'm sure wala kang masasabi tungkol dyan. Giit ni Dexter. Halatang pumayag lang ang Boxing King sa desisyon ni Dexter. Tumango siya. Ungol niya. Tama ka, Master. I don't deserve the title. Henceforth, you're the one and only Boxing King. Mapangasar na sagot ni Dexter. Oh please, save it. A mere title isn't worthy of me. Now, get out of my sight. Oh mahusay. Nagmamadaling umalis si Boxing King na parang namatayan. Ang hatol ay binawi lamang. Nagkaroon ng pin drop na katahimikan habang ang lahat ay hinihingal sa hindi makapaniwala. Sila ay lubos na natulala sa nangyari. Natigilan sa gulat ang lahat sa eksena nang masaksihan nila kung paano inutusan ni Dexter ang Boxing King na parang ang huli ay ang kanyang alipin. Ang pinaka hindi kapani-paniwala ay tinanggal pa ni Dexter ang kanyang titulo. Ironically, ang Boxing King ay hindi nagalit. Sa kabaligtaran, binigyan niya ng 90-degree bow si Dexter at kusang isinuko ang kanyang titulo. Ay nakakabaliw. Nabaliw na ang W. Earl M. Street. Tinalo talaga ni Dexter ang Boxing King. Habang ang lahat ay labis na nagtrabaho, nakalimutan nila ang tungkol sa taya. Nahirapan si Sasha na tanggapin ang katotohanan. Nagmamadali siyang lumapit sa isang pamilyar na matanda na kalalabas lang ng gym. Mr. Landon, kumusta? Nagmamadali ang lahat, nagsiksikan, at sabik na makinig. Huminga ng malalim si Henry. Maaaring mahirapan kang tanggapin. Ngunit napilayan ni Dexter ang Boxing King nang walang kahit isang galaw. Ang laban ay kamangha-mangha. Isang minsan sa buhay na karanasan. Itinuturing ko ang aking sarili na mapalad na nasaksihan ang gayong kamangha-manghang laban bago ipasa. Ano? Natalo ba niya ang Boxing King nang hindi man lang gumawa ng kahit isang hakbang? Paano niya nagawa iyon? Ito ay sadyang katawa-tawa. Pagkatapos, ang ilang mga tao ay nagpatuloy sa pagtatanong sa madla ng parehong tanong. Para lamang makatanggap ng katulad na mga sagot. Kilalanin ang katotohanan na tinalo ni Dexter ang Boxing King sa itinuturing na isang panig na pagkatalo. Dahil dito, natakot ang mga tao at nagsimulang lumayo kay Dexter. Nakatayo si Sasha sa lugar. Naningkit ang mga mata kay Dexter. Tinitigan niya ito ng may panaginip na ekspresyon. Mga babae, ang isang napakahusay na mandirigma. Lalo na ang isang kabataan na nalampasan ang Boxing King. Ay lubhang kaakit-akit sa mga mata ng karamihan. Napatingin si Dexter sa parehong matambok at payat na mga security guard. Would the two of you please kalkulahin ang taya ni Amelia? Oh, ha, sige. Ginawa ng mga gwardya ang sinabi niya. Si Sasha at Amelia lang dalawa ang tumaya kay Dexter. Kaya naman, napakadali at mabilis na i-tabulate ang kapalaran ni Amelia. Tumaya siya ng 10 at nanalo ng 1,000,000. Piniro siya ni Dexter. I guess you're the youngest self-made millionaire in the youngest self-made millionaire in the world. Amelia, see, malaking pera ba ang 1,000,000? Maingat na tanong ng dalaga dahil wala siyang konsepto ng pera. Nakangiting tumango si Dexter. Oo, ito ay isang malaking halaga para sa sino mang Tom, Dick, at Harry. Malamang na hindi nila maaaring kumita ng halagang iyon sa buong buhay nila. Natuwa si Amelia. Talaga, dapat ipasa ko itong pera kay Mommy para hindi na niya kailangan pang magsipag. Sa kabilang banda, magkakaroon siya ng mas maraming oras para makasama ako. Ginulo ni Dexter ang mahaba niyang buhok. No worries.
Billionaire na ang mommy mo. Hindi na niya kakailanganin ang pera mo. Napatitig si Dexter kay Sasha. Base sa postahan natin. Hindi mo ba inilalabas lahat ng pera sa akin simula noon? Nanalo ako. Kabanata 1926. Malakas na iniangat ni Sasha ang kanyang ulo. Oo. Oo. Babae ako sa mga salita ko. Lahat ng taya ay sayo na. Kunin mo. Nagmamadaling lumapit ang mga security guard at nagbuod ng taya ni Sasha. Ito ay bahagyang higit sa 78 milyon. Buong pagmamalaki. Hindi nag-atubili si Dexter na kunin ang lahat ng hindi nag-iiwan ng kahit isang sentimo para kay Sasha. Pagkatapos noon, umalis siya sa gym. Naiwan si Sasha na pinagpapantasyahan ang kanyang back profile. Biglang may boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan sa gym. Ms. Sylvester, natatandaan ko na may higit pa sa ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Nangako kang makitulog sa kanya ng isang gabi. Darn you! Kasama rin sa pastahan ang pagsipa ko sa A**erisk mo. Pagmumura ni Sasha habang naglalakad palayo. Pagkasakay niya sa kotse niya. Napansin niyang namumula siya. Kinuyam ang kanyang nasusunog na pisngi. Napahajijek siya. Dexter Cruz, I'll make you mine tonight. No matter what it takes. Beauty and the Hero. What a match made in heaven. Hindi nasabi na nakalimutan na ni Dexter ang karagdagang taya. Sa sandaling iyon, ang isang bagay na sumagi sa kanyang isip ay ang sumugod patungo sa villa ni Thomas upang iligtas. Emma, nang lumitaw ang Boxing King sa ring. Umalis na si Thomas sa gym para sa kanyang villa. Kaya naman, wala siyang ideya tungkol sa mga resulta ng laban. Sa katunayan, pinangunahan niya ang Boxing King. At sigurado siyang mananalo ang hari. Kapag nag-collapse si Dexter, si Emma na ang magiging bagong laruan ko. Kahit gaano pa kabilis ang takbo ni Thomas, naramdaman pa rin niya na mabilis ang takbo ng sasakyan. How he wished na sana ay lumipad na siya sa kanyang villa. Matapos ang tila walang hanggan. Sa wakas ay narating na niya ang kanyang matamis na tahanan. Sa pag-iisip ng isang kasiya siyang gabi, ang kanyang puso ay bumilis sa isang punto kung saan siya ay halos mawala ng hininga. Nandoon na sina Emma, Madeline, at Desmond na naghihintay sa kanya ng ilang oras, nang hindi nila makita ang pagdating ni na Thomas at Divine Doctor. Lalong nainip at naiinis si Emma. She asked cautiously, bakit wala pa si Mr. Fleming at Divine Doctor? Isang oras plus na kaming naghihintay. Tinanong din ni Madeline si Desmond. Precisely, Desmond. Dapat ay nakarating na sila ng mas maaga. Simpleng tugon ni Desmond. Sa palagay mo ba ay malaya si Mr. Fleming at Divine Doctor gaya namin? Sila ay sobrang abala ng mga tao na maraming bagay sa kanilang mga plato na kailangang harapin araw-araw. Bukod dito, kami ang humihingi ng pabor. Ano bang masama kung maghintay pa tayo ng kaunti? Sige, kung ganoon. Nang mapagalitan ay kapwa tumikom sina Emma at Madeline. Maya-maya, nagring ang phone ni Desmond. Tinilip niya ang caller's ID at napansin niyang galing iyon kay Desmond. Palihim na nagkunwari siyang tumungo sa banyo at sinagot ang tawag. Dumating na ba kayo, Desmond? Oo, oo, Mr. Fleming. Tinunod ko ang utos mo hanggang sa tuldok at dinala ko rito sina Emma at Madeline. Pinuri siya ni Thomas. Mahusay na trabaho. Ngayon, mayroon akong isa pang gawain para sa iyo. Tanggalin mo si Madeline at manatili sa kanyang landas hanggang sa susunod na umaga kahit man lang. Alam ni Desmond ang pinaplano ni Thomas. Maingat niyang tinanong. Mr. Fleming. Hindi ito angkop. Nagsimulang magpakita ng init ng ulo si Thomas. Anong hindi nararapat dyan? Gawin mo ang sinasabi ko o sisiguraduhin kung wala kang pagkakakitaan dito. Walang magawa si Desmond kundi sumunod na lamang ng isang buntong hininga. Pagkababa ng tawag,
Inayos niya ang kanyang emosyon at pinuntahan si Madeline. Madeline, samahan mo ako sa kotse. Mayroon akong regalo para sa Divine Doctor. At kailangan ko ang iyong tulong para dalhin ito. Oh, okay. Sagot ni Madeline. Tumayo na rin si Emma. Susundan ko kayo. Tumanggi si Daman sabay kumpas. No need. Tayong dalawa lang okay na. Pareho kayong tumatanda ng nanay ko at hindi na madaling makagala. Bata pa ako. Ipaubaya mo na lang sa akin ang anumang gawaing pisikal. Pilit na ikinatuwiran ni Emma ang sarili. Kabanata 1927. Inarang siya ni Desmond. Dumating na si Mr. Clemeng at ang Divine Doctor sa lalong madaling panahon. Dapat kang manatili at marahil ay maghanda ng isang kaldero ng tsaa. Mag-isip at siguraduhin maibigay ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. Kung ang Divine Doctor ay nabalisa, aalis na ang tanging pag-asa natin na gumaling ang binti ni Amelia. Umalis nang walang pagpipilian. Umayag si Emma. Inakay ni Desmond si Madeline palabas ng villa at papunta sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ang bowl at nagutos. Nakalagay sa bowl ang mga regalo niya. Please go and get them. Tinunod ni Madeline ang utos at sumisid sa trunk para kunin ang mga gamit. Sa sandaling iyon nang si Desmond ay naglabas ng isang wrench out of the blue at binasag ito sa likod ng kanyang ulo. Napasigaw si Madeline sa sakit at nawala ng malay. Kaagad, inagis siya ni Desmond sa loob ng trunk. Iyon ang eksenang sumalubong kay Thomas, na nagkataong kasabay ng pag-uwi. Nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Namutla si Thomas sa takot. Napakabisyo ni Desmond. Hindi lang niya pinagtaksilan ang sariling pamangkin, kundi sinaktan din niya si Madeline. Mas mabuti pang layuan ko siya in the future. Nang walang kumusta, umakbang si Thomas patungo sa kanyang villa pagkatapos ay parada ang sasakyan. Kinabahan si Emma nang makita niyang naglalakad si Thomas papasok ng bahay. Sa nanginginig na boses, inarap siya nito. Bumalik ka na, Mr. Clemeng. Ham. Naningkit ang kanyang mga mata. Binigyan ni Thomas si Emma ng isang beses at lumunok. Na-curious si Emma. Mr. Clemeng. Bakit hindi kasama ang Divine Doctor? Hindi ba siya sumama? Nako, may nangyari. Kaya na-delay siya ng kalahating oras o higit pa. Pasensya na at maghintay sandali. Palusot ni Thomas. Medyo nagdududa si Emma sa buong sitwasyon. Kasunod nito, nilock ni Thomas ang pinto matapos itong isara. I click. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Emma. Nararamdaman niya na may mali. Pinasag ni Thomas ang katahimikan. These are my treasured Valerian leaves. Emma, did you brew this pot of tea? Tumango siya. Oo, Mr. Clemeng. Brilliant. Please pour me a cup. Super uhaw ako. Pakiusap niya. Sige. Nang hindi nagdadalawang isip, pumunta si Emma sa harapan para ihain sa kanya ang isang tasa. Para sa isang sandali, ang buong silid ay nahulog sa isang mahirap na katahimikan. Tanging mga tunog lamang ng paghigop ni Thomas ng tsaa ang maririnig. On and off, ililipat niya ang tingin sa pagitan ng mga dibdib at hita ni Emma. Nang makita niya ito, lalo siyang naging maingat sa kanya. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita niya ang sasakyan ni Desmond. Gayunpaman, walang nakita si Desmond at ang kanyang ina. Sa pagkakaroon ng mga langgam sa kanyang pantalon, nagpa siya siyang alamin para sa kanyang sarili ngunit sa kasamaang palad ay pinigilan siya ni Thomas. Bahagya siyang nagtaas ng boses at humiling. Emma, buhusan mo ako ng isa pang tasa ng tsaa. Oo naman. Naglakas loob siya at nilapitan siya. Habang naghahain siya ng tsaa, lumuhad si Thomas at hinawakan siya sa kamay. Hindi pwede. Gaya ng inaasahan. May kakaiba. Pilit siyang kumawala. Please mind your manners, Mr. Clemeng. Emph. I treasured the Valerian leaves. 4 years and was reluctant to brew them.
It cost me 10,000 per ounce. See what you've done. You brewed them all. I don't care. You'd better pay up. Alam kong wala kang pera. Para mabayaran mo ako ng katawan mo. Isang masasamang ngiti ang pinakawala ni Thomas. Dahil sa gulat, lalo pang nagpumigla si Emma. Mr. Fleming, ibabalik ko sa iyo ang pera. Payagan mo akong umalis o tatawag ako ng tulong. Pinabulaanan ni Thomas. Tumawag ng tulong. Ang mga tao ko lang ang nasa lugar na ito. Maswerte ka kung makakahanap ka ng isang kaluluwang darating. Namula agad ang mukha ni Emma. So, is this all a trap? Hindi naman totoo na gustong pagalingin ng Divine Doctor ang sakit ng anak ko. Diba? Ginamit mo yan para akitin ako dito. Hindi iyon ang ganap. Pahiwatig ni Thomas. Kung pagsilbihan mo ako ng maayos ngayong gabi, maaari ko talagang kontaken ang Divine Doctor bukas. Kasuklam-suklam kang daga. Sabi ni Emma sa nagngangalit na mga ngipin habang inya-channel ang lahat ng lakas para makataka sa malabis yung pagkakahawak nito. Kabanata 1928. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Thomas sa mukha ni Emma. At ang babae ay hindi sinasadyang bumagsak sa lupa. Isang patak ng dugo ang nakasabit sa gilid ng bibig ni Emma nang lapitan siya ni Thomas na may nakakalokong ngiti. You'd better do what I say if you want to save your daughter. Otherwise, things would end terrible for you and her. That I promise you. Itigil mo na to hanggat kaya mo pa. Kapag nalaman ni Dexter, parang patay ka na. Paalala ni Emma sa nagngangalit na mga ngipin. Parang sinabihan siya ng biro. Biglang humagalpak ng tawa si Thomas. Dexter, kung hindi ako nagkakamali, malamang patay na siya ngayon. Salamat sa Boxing King. Akala mo ba matatakot mo ako ng patay na tao? Nang marinig iyon, nanginginig si Emma. Pinatay ng Boxing King. Nagpakita siya sa boxing match. Of course, iyong idiot insisted to fight Mr. Boxing King. Sa tingin niya may chance siya laban sa champ. What a joke. What about my daughter? Where is she? Siya dapat ang magbabantay sa kanya. Nako, hindi nakalimutan ni Dexter ang pile na iyon. Dinala niya siya sa laban. Gayunpaman, ngayong patay na siya, ipinapalagay ko na nag-iisa na siya. Nang walang mag-aalaga sa kanya. Malamang namamatay siya sa lamig mag-isa sa gym. Agad namang nanlaki ang mata ni Emma sa takot habang nakatingin sa kawalan. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Kailangan niya ako. Tinubukan ni Emma na magpahinga para dito ngunit mabilis na pinigilan ni Thomas. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. I need this right now. Kahit na nahihirapan si Emma sa bawat onsa ng kanyang pagkatao, nabigo siyang makawala, nang tila wala ng pag-asa. Biglang nabasag ang bintana, nabigla sa malakas na kalabog. Agad na itinoon ni na Thomas at Emma ang atensyon sa bintana, bago nila maisip kung ano ang nangyari. Isang maliit na pilak na karayom ang dumaan kay Thomas ng buong lakas at nagpa-atres sa lalaki. Umiyak si Thomas at agad na napuno ang silid ng kanyang sigaw ng paghihirap. Tinadya ng umatake ng lalaki na magdulot sa kanya ng matinding sakit ng ilunsad nila ang karayom. Bagamat walang ideya si Emma sa nangyari kay Thomas, alam niyang iyon na ang pagkakataon niya para makatakas. Sa tingin mo makakatakas ka. Nagkakamali ka. Tigaw ni Thomas nang mapansin niyang sinusubukang tumayo ni Emma. Lumuhad ang lalaki para hawakan si Emma sa bukong-bukong. Dahilan para mawalan ito ng paa at muling bumagsak sa lupa. Tulong! Tulungan mo ako! Galit na sigaw ni Emma bago pumasok ang isang misteryosong figure sa silid sa pamamagitan ng sirang bintana. Sa isang sipa, pinalipad muli ng figure si Thomas. Sino ba siya sa tingin ng lalaking ito? Pagkatapos ng dalawang beses na pananakit, si Thomas ay nagalit ng husto kaya nakalimutan niya ang lahat ng sakit. Napatingin siya sa figure nang bumagsak siya sa lupa. Natulala lang siya nang mapagtanto niyang ang umatake ay si Dexter. Ano ba naman?
Paano ito posible? Akala ko ang Boxing King ang nag-aalaga kay Dexter. Paano siya buhay at maayos pa? Hindi naman niya tinalo ang Boxing King, di ba? Hindi. Hindi pwede. Emma, okay ka lang. Nag-aalalang tanong ni Dexter habang tinutulungan ang babae na makatayo. Hindi naging masaya si Emma nang makita si Dexter. Salamat. Ayos ka lang. Alam kong nagsinungaling si Thomas sa akin. Hindi ka naman nakapunta sa boxing match. Diba? Why the heck would I lie to you? He didn't turn up for the match. Diit ni Thomas bago bumaling kay Dexter. Paano? Kamusta ka pa? Kabanata 1929. Dahil tinalo ko ang Boxing King. Sagot ni Dexter. Thomas coughed condescendingly. You're lying. Mister, Boxing King is unbeatable. There's no way you could have bested him. Gulat na napatingin si Emma kay Dexter. Teka, nagpakita ka talaga sa laban. Siyempre, kung ganoon kamusta ka pa? At paano si Amelia? Nasaan siya? Don't worry. Emma, nasa sasakyan ngayon si Amelia. She's fine. Matapos marinig iyon, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Emma. Alam ko kung anong nangyari. Dexter, sumuko pa, di ba? Yan lang ang posibleng paliwanag. Kung ako sayo, maghihirap ako ngayon. Kung hindi, sisimulan kong magtimpla si Mister. Boxing sa hukay ng kanyang tiyan. Ang isang doktor ay dapat na hindi bababa sa pambansang antas upang gamutin ang mga binti ni Amelia. At sa buong Eurasia, tatlo lang ang may ganoong ranggo. Isa si Dexter sa kanila. Alam din niya na wala sa mga doktor sa Linton Group ang ganoon kagaling. Kung alam ng doktor na hindi niya mapapagaling ang binti ni Amelia, bakit siya papayag na gawin ito? Tsaka wala ni isa sa mga kapamilya niya ang nakasama sa kanya. Nag-aalalang tanong ni Dexter. Emma, bakit walang pupunta sa session kasama si Amelia? Sagot ni Emma, sinabi sa amin ng doktor na ang presensya namin ay makakadistract lang sa kanya. Kung magkamali man siya, maaari niyang ilagay sa panganib ang buhay ni Amelia. So, patayin ka sa kinatatayuan mo. Pagbabante ni Thomas, ganun ba? Sige lang, dalhin mo siya dito ngayon. Panunuya ni Dexter, nang makita kung gaano tiwala ang lalaki. Nag-alinlangan si Thomas, mukhang kakaibang kalmado si Dexter. Para bang wala siyang takot sa Boxing King. Totoo kaya ito? Talaga bang tinalo niya si Mister? Boxing King, hindi pwede. Hindi ako naniniwala kahit isang segundo. Paanong walang katulad ni Dexter ang matatalo sa world champion? Nabluff siguro siya. Ang kumpiyansa na iyon ay isang harapan lamang. Kinuha ni Thomas ang kanyang telepono para ipagpatuloy ang kanyang pagbabanta. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Dexter, ito ang iyong ginagawa. Nang tumuloy ang lalaki sa pagtawag sa telepono. Kinakabahang tumingin si Emma kay Dexter. Ginoo, Williams, dapat ba tayong tumakbo para dito? Matapos makinig kay Thomas, kumbinsido si Emma na sumuko na si Dexter. Iyon lang ang dahilan na makapagpaliwanag kung paano siya nakalabas ng gym nang walang kalmo sa kanya. Para sa kapakanan nating dalawa, makabubuting makaalis kaagad dito. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Paniniguro ni Dexter. Mister, Boxing King, it's me, Thomas. Pahayag ng lalaki nang sagutin ng Boxing King ang kanyang tawag. Agad na kumulo sa galit ang kampyon nang marinig ang boses ni Thomas. Kasalanan ng Beastard na ito kung bakit ako pinahiya ni Dexter. Siya ang dahilan kung bakit ako napahamak. Sa sandaling iyon, gusto ng Boxing King. Walang iba kundi sakalin si Thomas gamit ang kanyang mga kamay. You Beastard, may ideya ka ba sa ginawa mo sa akin? Napatalon si Thomas nang marinig ang dagendong ng Boxing King. Dahil alam niyang may problema siya. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano niya nagalit ang lalaki. Masama kaya si Mister?
Boxing King dahil masyadong mahina ang kalaban na itinakda ko para sa kanya. Siguradong nadismaya siya simula nung sumuko si Dexter. I'm very sorry, Mr. Boxing King. I know it's my fault. I didn't realize how weak Dexter. He surrendered before the fight even started. Diba? Don't worry. I promise ay babayaran kita. Hahanapin kita ng mas malakas. Nataranta ang Boxing King nang marinig niya si Thomas. Masyadong mahina si Dexter. Siya ay sumuko. Kung mahina si Dexter, ano ako? Sabi pa nitong beastard na ito. Hahanapin niya ako ng mas malakas na kalaban. Sinusubukan ba niya akong patayin? Kung iisipin, meron pa ba sa mundong ito na mas malakas kay Dexter? Are you mocking me, Thomas? I will punite you. You piece of crap. Sino sa tingin mo ang kausap mo? Tunog ng Boxing King na parang sisubog na siya. Dalilito. Nagtaka si Thomas kung ano ang sinabi niya na karapat dapat sa gayong galit. Walang anumang saysay ang isinisigaw ng Boxing King sa kanya. Get over here now. There's something I need you to do. Utos ni Dexter sa Boxing King matapos agawin ang telepono ni Thomas. Pagkatapos, tinapos ni Dexter ang tawag bago pa man makasagot ang Boxing King. Patay ka na ngayon, Dexter. Kahit ako ay hindi ako nangangahas na magsalita ng ganoon kay Mr. Boxing King. So what makes you think you can get away with it? He spared you once in the ring. But I don't hindi ko akalain na gagawin niya muli ang parehong pagkakamali. Tuwang-tuwang sabi ni Thomas. Kabanata 1930. Ramdam ni Emma ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Hindi lamang walang awa ang Boxing King. Ngunit hindi rin siya magagapi. Hindi na niya hahayaang mabuhay pa si Dexter pagkatapos ng ganoong kawalang respeto sa kanya ng lalaki. Bilasan mo, umalis na tayo dito bago pa dumating ang Boxing King. Kailangan na nating umalis hanggat kaya pa natin. Mahigpit na hinawakan ni Emma ang kamay ni Dexter at hinikayat itong sumunod sa kanya. Ayos lang. Daig ko na siya. At kaya ko ulit. Ano ba? Kinuha ko pa ang titulo niya. Wow! Hindi mo talaga alam kung kailan titigil. No. Seryoso sa tingin mo ang isang tulad mo ay karapat dapat sa titulo. Huwag mo akong pagtawanan. I'm giving you one last chance. Dexter. Walk away now and hayaan mo akong makasama si Emma. At baka hayaan na lang kitang mabuhay. Akala ni Thomas nang bobola na naman si Dexter. Sampal. Gaya ng ginawa ni Thomas kay Emma. Walang dalawang isip na sinampal ni Dexter ang lalaki. Masyado kang nagsasalita. Matapos ulitin ang pananakit, naramdaman ni Thomas na parang mawawala na siya ng malay. Damn you! How dare you! Itinulak ni Dexter ang kanyang paa kay Thomas bago pa matapos ng lalaki ang kanyang pangungusap. Napakasakit ng sipa sa sikmura na halos hindi na makahinga si Thomas. Lalong hindi na nagbitaw ng ibang salita. Pagkatapos nito, mas kumbinsido siya na dapat niyang itikom ang kanyang bibig. Tinubukan ni Emma ang lahat para hikayatin si Dexter na umalis. Ngunit pinaupo na lang siya ng lalaki sa sopa habang hinihintay nila ang pagdating ng Boxing King. Hanggat gusto niya. Hindi mo ari ni Emma kung ano ang sinusubukan gawin ni Dexter. Ano ang sinusubukan niyang patunayan? Na kaya niyang sumuntok. Ang paghihintay ay masakit kay Emma at pakiramdam niya ay matagal na siyang naghihintay doon. Makalipas ang halos 10 minuto, sumili sa bintana ang isang sinag ng liwanag ng bumasag sa katahimikan ng gabi ang dumadagendong na tunog ng chopper. Kaagad. Nalaman ni Thomas na dumating na ang Boxing King. Dahil nakikilala niya ang kakaibang tunog ng sasakyan. Tila siya ang biktima doon. Mabilis na tumakbo si Thomas patungo sa bintana at sinimulang iwinagayway ang kanyang mga braso. Mr. Boxing King, kailangan mo akong tulungan. Turuan mo ako ng leksyon. Hindi nagtagal. Pumasok sa silid ang matangkad at magandang katawan na Boxing King.
Hindi naiwasang manginig si Emma nang makita ng personal ang kampyon. Mukha siyang klase ng tao na kayang pumatay sa isang tingin lang. Sa sandaling pumasok ang Boxing King. Si Thomas ay sumugod sa lalaki at nagsimulang humingi ng tulong. Bakas ang takot sa mga mata ng Boxing King nang dahan-dahan itong naglakad patungo kay Dexter. Natural. Inakala ni Emma na gustong bugbugin ng Boxing King si Dexter. Kaya dali-dali siyang pumagitna sa dalawa at iniunat ang kanyang mga braso para protektahan si Dexter. Boxing King. Mr. Boxing King. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kami ang biktima dito. Tinubukan ako ni Thomas na I violate. Please. You have to understand. Tulad ni Emma. Naisip din ni Thomas na nilayo ng Boxing King na turuan ng leksyon si Dexter. Kaya naman nag-cross arms siya at naghanda para panoorin ang kanyang tagapagligtas sa isang magandang palabas. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpalaglag sa panganin na Emma at Thomas. Hindi inaasahang yumuko kay Dexter ang ginagalang na Boxing King. Anong order mo, Mr. Williams? I'm at your disposal. Nanlaki ang mga mata ni na Emma at Thomas na halos malaglag ang mga eyeballs nila. Tinawag lang ba ng Boxing King si Dexter bilang Mr. Williams? Yumuko pa siya sa lalaki at sinabing handa siyang utusan. Ano ba ang nangyayari? Bakit yumuko ang kampyon sa isang walang tao? Nagpa siya si Thomas na kailangan niyang magsalita. Natalo mo siya, Mr. Boxing King. Kaya bakit kayo yuko sa kanya? Kahit noon pa man, ayaw pa ring maniwala ni Thomas na natalo ni Dexter ang Boxing King.